Good morning, Puerto Princesa, and good morning, Palawan, at sa lahat ng ating mga kasama sa Moving Life Forward. Good morning sa inyo. Kung kayo naman ay nanonood sa ating replay telecast sa ating Facebook page, sa Life OTG, sa Life Church Philippines, at saka sa ating YouTube, kahapon na sabi ko, YouVersion eh. Sa ating YouTube channel, good morning, good evening, good noon, and kung ano man, welcome to our segment. We call this hashtag DevoShare, kung saan ninanamnam natin at hinihimay-himay natin yung word ni Lord for us today. If this is your first time na nakasama namin kayo at first time niyong nakita itong channel na to or yung itong telecast na to or this video, you are part or you will see a reading guide na kinuha namin sa YouVersion ng Bible na makikita nyo. If you have iOS or meron kayong Android, you can download YouVersion of the Bible, kung saan meron silang tinatawag na 1 year to the Bible. It's a reading guide that you can go through the Bible in 1 year. Tapos, what we're using today is the reading guide na blended. Kaya meron siyang Old Testament and meron siyang New Testament. The reading for today is very exciting, especially sa lahat ng mananampalataya. Are there believers in the house? Taas sa kamay. Ayan. So kung ikaw ay you are faith-believing and you are, tawag ito, sa amin kasi ang aming jargon, we call it disciples. If you are a disciple of Christ or ikaw ay mananampalataya, you believe in the Bible, these are special times that we have right now. And yung reading natin ngayon, saktong-sakto sa mga bagay na yan. Our reading today, sa devotion natin ngayon, pinamagatan ko tong saklolo. But I'd like to put context dun sa ating babasahin, kasi yung babasahin natin ay makikita sa Daniel. Daniel, medyo nakakatakot yung reading for today. But ang ating reading ay makikita sa Daniel 11, 12, and Revelation 9. Okay, so I'd like to read yung aking devotion sa inyo ngayong umagang ito. Ang sabi ko dito, ang ating paparating na saklolo ay sigurado. There is a rescue for you and for me. Meron tayong paparating na saklolo. Sa isang kisap mata, ito ay itinakda. Nakasulat yan sa 1 Corinthians 15, 53 to 50, 51 to 53. Kasabay nito yung glorious reunion. I'd like to call this a glorious reunion. Bakit? Kasi in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, magkakasama-sama tayong lahat. Yung lahat ng mga mananampalataya in the past, yung mga namatay na, magkakasama-sama tayo in a twinkling of an eye. And this is the rescue that we have. So gusto kong basahin yung pinaka-context of the reading today. And I got it from Daniel. Daniel 12 verse 2. Babasahin ko siya sa ang salita ng Diyos version, Tagalog version, para talagang tumatagos sa puso. Talagang may impact. Ang sabi sa Daniel 12 verse 2, bubuhayin ang marami na namatay. Bubuhayin ang marami sa mga namatay. Ang iba sa kanila ay magtatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. So today, for the believers, for all believers, we have what we call a glorious moment. Kasi someday, one day, one of these days, nagbibiroan kami today kasi medyo umuulan ngayong araw na to at medyo kumukulog, medyo kumikidlat kagabi. Sabi ko sa kanila, hawakan nila yung katabi nila kasi baka mamaya magkaroon na ng rapture, because this is moments that are already written in scripture. Ang sabi dito, sa binasa natin, bubuhayin ang marami sa mga namatay na, ang iba sa kanila tatanggap ng buhay na walang hanggan. This is the rescue that we have in Christ Jesus. Kanina na-mention ko yung scripture sa 1 Corinthians 15. Gusto kong basahin yung 1 Corinthians 15, 51 to 53. At saka yung 1 Thessalonians 4, 15 and 17. Kasi parallel verse sila nung binasa natin sa Daniel. So sa 1 Corinthians, ang nakasulat dito, I'm reading from the Pinoy version of the Bible. This is one of my favorite versions of the Bible kasi napaka-millennial nung version na to eh.
So if you want to get this, it's available actually sa PCBS. It's available, New Testament lang siya. So let me read from verse 51. Pakinggan nyo itong mystery na ito. See, sabi sa inyo eh, medyo millennial talaga siya. Pakinggan nyo ang itong mystery na ito, hindi lahat sa atin ay mamamatay. Pero pagtunog ng huling trompeta, babaguhin tayong lahat sa isang iglap lang, parang kurap lang ng mata. Kasi pagtunog ng trompeta, bubuhayin ang mga patay at di na sila mamamatay ulit. Tapos babaguhin tayong lahat kasi ang katawang nasisira, papalitan yun ng di nasisira at ang namamatay, papalitan ng di namamatay. This is something that is very exciting, especially sa atin na right now what we have is nasa gitna tayo ng medyo pandemic. Kung nanonood ka ng replay of this, we are in the middle of what we call the COVID-19 pandemic. At medyo parang maraming tao kasi meron pa tayong ilang araw. Binibilang ko kanina sa aking kalendaryo, meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days before matapos yung ating enhanced community quarantine. Kasi naka-quarantine tayo hanggang April 30. So some people, sinasabi nila, ano ba to? Kailan ba to matatapos? Matatapos ba to? Maraming usapin ngayon. But I'm telling you, it will end. And it will end. And we will see something that is about to happen. At one of the promises sa Biblia is, God will change our body. Babaguhin niya yung ating katawan, katawang nagkakasakit. So kung meron kayong mga kamag-anak na nagkakasakit, o kayo mismo nagkasakit, there is a day and a time that our bodies will be changed. Ang sabi sa binasa natin sa kanina sa Corinthians, sa isang kurap, sa isang idlap, mapapalitan ng ating katawan. So I believe this is one of the rescue that we can hope for. Isa sa mga saklolo na pwede natin panghawakan. That one day, I hope one day soon that we can experience this. Kasi yung lupang katawan natin, babaguhin ng Panginoon. Gusto ko rin basahin yung sa Thessalonians. 1 Thessalonians 4 verse 15 and 17. Ang sabi dito sa verse 15, sa Panginoon ang galing ang teaching na ito. Tayong mga buhay at nandito pa hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo mauuna dun sa mga namatay na. Sa araw na yun, bababa ang Panginoon galing sa langit. Maririnig ang malakas na command, ang boses ng leader ng mga anghel at ang trumpet ng Diyos. Tapos, yung mga naniniwala kay Christ na namatay na, mauuna silang buhayin. Tayo namang mga nandito at buhay pa sa time na yun, igagather tayo sa mga ulap kasama ng mga naunang binuhay para salubungin natin ang ating Panginoon. So, if you're reading these scriptures, sa Daniel, kasi yung Daniel natin ngayon parang it's the end times or the pagbabalik ni Jesus Christ. And one of the promises na nakasulat sa Daniel is bubuhayin muli yung mga patay. And sa binasa natin sa Corinthians at saka sa Thessalonians, almost parallel verses, bubuhayin ang mga patay at muli tayo magkakasama-sama. So I believe this is a glorious reunion. Kung meron ka mga kamag-anak na namatay na, meron ka mga kamag-anak na mga nauna na sila and they are also believers, there is a time that magkakasama-sama tayong muli. We can all be together again. At nasabi dun sa kakabasa lang natin sa Thessalonians, kasama natin silang sasalubungin ang pagdating ng ating Panginoon in the clouds. That is our rescue. Jesus Christ will rescue us from decay and pagkabulok na ating kinasasadlakan ngayon. Wow, grabe ang lalim. Kinasasadlakan. Ang lalim, di ba? Pero the situation that we are in right now, this is part of the curse ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Because of the sin that is in the world right now, our bodies are meant to go to the ground. Madidikay, mabubulok. Pero ang ating rescue, ang saklolo natin ay nagmumula sa Panginoon because ang sabi ng kanyang salita, one day,
in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, sa isang idlap, babaguhin ang ating mga katawan. Naway hugutan mo ng lakas ang mga pangakong nag-aantay sa mga mananampalataya sa dulo ng mga pagsubok na ating hinaharap at haharapin pa. This is my prayers. Naway hugutan mo ng lakas yung mga pangako that we have in the scriptures, because these are things that will happen. Sa mga nakikita natin ngayon, I can tell you, I can feel something is happening. And I can feel that maybe, just maybe, God is preparing the church. Kasi tingnan nyo, merong worldwide lockdown. Hindi tayo makalabas ng ating mga bahay. Merong pandemic, merong sakit, merong nananalanta sa ating buhay, sa ating mundo. May gulo at saka may dilubyo. Pero makakamtan mo at makakamtan ko ang ating saklolo sa pamamagitan ni Kristo na siyang muling babalik sa lupa para tayo ay kunin. And we will have a glorious reunion. Let me read pa sa mga sinulat ko dito. Daway, maunawaan mo ang mga katotohanan na hatid ng banal na salita ng Diyos at sa pamamagitan nito ay linisin at panatilihing malinis ang iyong buhay. Ikaw, ako at tayo na mga naniniwala, umaasa at nananampalataya ang pag-asa, ang ilaw at ang saklolo ng mga taong hindi nakakaalam. So there's two things that gusto kong pagtuunan ng pansin ngayon. Tayo na nasa lupa, na buhay pa, we have a rescue, may saklolo tayo. And that is Jesus Christ na babalik muli. The promise of the Bible is Jesus Christ is coming again. Yun yung tinatawag na second coming. Pero ikaw at ako din, hindi humihinto doon na hinaantay lang natin yung second coming ni Jesus Christ. Ikaw at ako din, tayo yung magsisilbing saklolo at ilaw sa mga taong ginugulo ng dilubyo ng mundong ginagalawan natin ngayon. There's so much happening in the world right now. Sobrang daming bagay. Nandiyan yung issues ng COVID, nandiyan yung issues ng hindi makalabas ng bahay, nandiyan yung issues ng malamang tapos na yung COVID no, pag pinapanood mo to. There are things that are bound to happen. It is gonna happen. Merong sakit na hindi lang COVID, merong pang iba't ibang sakit, may cancer, merong depression, merong anxiety, merong problema, ang daming problema nating kinakaharap, may saklolo tayo. Para sa ating mga mananampalataya, I'd like us to understand that we have God, but the world also needs us. Meron na tayong kasiguraduhan dun sa God is coming back and God will rescue us. I hope ngayong araw na to, masaklawan ng puso't isipan mo na tayo din dapat tayong magsilbing saklolo sa mga taong nangangailangan. Let me read this para sa ating lahat na nandito. Tayo na mga naniniwala, umaasa at nananampalataya ang pag-asa. Tayo ang ilaw at ang saklolo ng mga taong ginugulo ng dilubyo. You and I, we are the hope of the world. Nung si Jesus Christ narito sa lupa, ang sabi niya, I am the salt and the light of the world. Bilang mga disipulo ni Kristo, dapat pagningningin natin yung liwanag na nanggagaling kay Kristo na nasa sa atin na. So my challenge for us today, let's not just hope for the rescue na ating makakamtan, but we also be the rescue for the people around us. Maging saklolo tayo habang nag-aantay tayo ng ating saklolo. So yan po yung ating devotion for today. I hope that you were blessed. I hope that you were energized. I hope that you have regained yung lakas. Especially kung nanghihina ka na, that you regain the strength that is found in the words of God. This is the word of God. Hindi ko to iniimbento. Sinasabi ko lang yung binasa natin sa scriptures today. And we hope to hear from you. Gusto namin marinig yung iyong comment. Gusto namin marinig kung ano yung revelation ni Lord for you today. Hashtag RevOTD, Revelation of the Day. So you can comment down below kung nanonood ka ng live telecast. Or you can comment on our posted versions of this devotion. And we hope na na-energize ka, that we have a rescue. May saklolo tayo, pero ikaw at ako
ay saklolo rin para sa buong mundo. God bless you guys and may God bless you as you bless others. God bless you guys and have a great day. Hawak kami katabi mo, baka mag-rapture na. Bye-bye!